Mitsubishi Adventure. Issue niya, hindi na nabubuhay yung head unit. Okay, tapos tingin natin to. Nabuhay na yung head unit. Ah, yung susian, naka-on. Hindi na siya mabuhay, mga boss. Ngayon, tingnan natin kung anong nangyari at kung anong ipapalit na head unit kung sakali magpalitan. Ito ba yung stock? Okay. Nakalasing ko na muna to. Okay, nakita ako na. Tinestingan ko yung kuryente niya. Putok ang fuse. Yan, itong power. Itong kulay yellow. Yan. Tinignan ko yung fuse niya. Dito yung fuse. Dito ko nakita yan. Yan, yan. Ito kasi yung sa accessories ng music, ng stereo. At ito yung rekta ng kuryente ng stereo. Yung kulay dilaw. Yan, dito yun sa part na to. Nakakuha na ako ng isang fuse. Yung datihan niya kasi, pumutok na. Tapos nag-testing ako ng isa, pumutok din. Tapos ngayon, na-trace ko na kung anong problema. So ito yun, itong part na to. Yan yung sa head unit. Yung sa color yellow na wire. Tapos itong music, yan yung accessories. Ngayon, tignan natin kung saan ko nakita yung problema niya. Balik ko muna yan. Yan yung sa fuse nung head unit. Yan. Dito naman, ang problema niya, nakita ko. Doom light. Tinignan ko dito. Yari na yung doom light niya dito sa unahan. Doon sa likuran, tinignan ko din. Okay naman yung sa likuran. Pero dito, nakita ko. Nalusaw na yung part dito sa terminal. Tapos ito yung negative positive niya. Nakaano na, nakadikit na. Ayan oh. Grounded na siya. So hindi ko na to ibabalik, ikakabit. Pabibiling ko na lang si bossing ng bago. Ayan, magpapalit na siya ng ganito. Pero yung head unit, busted na rin talaga yon. Kaya magpapalit na kami ng bagong head unit. Ang head unit na ikakabit namin na ito. Remivision. Ayan. May camera na siya. Okay. So, ikatanggalin ko na itong mga wiring na ito. Tapos, ikakabit ko na yung bago. I-unbox ko muna ito. Okay, ito yung ikakabit namin. Remy Audio. Ayan. Ito yung meron siyang mirror link, camera. Ito yung may kasamang camera na front and rear recording camera. Ito yung harness niya. Yung original kasi niya kasama, pang ano, meron siyang pang reverse camera. Tapos may additional pa siya na pang front and rear. Dalawa camera niya. Ayan. Tapos ay ito yung mga harness. Maglilinya pa ako niya mga boss. Tapos ito yung kasama pa niyang isa. Meron siyang lalagyan na ng SIM. Tama ba? Lalagyan to ng SIM. Ayan, tingnan ko muna yung SIM. Ayan, meron niyang lalagyanan siya ng SIM. Ayan. Tapos ano pa ba? Meron siyang Wi-Fi antenna. Tapos ito yung sa antenna ng SIM card. Tapos ito yung harness. At ito yung sa GPS antenna. Ayan, at syempre, itong mga cable niya. Tapos yan, isasalpa ko na muna yung harness niya, pati ito. At ililinya ko na yung kanyang mga camera. Tapos ay titestingin natin yan. Ito yung user manual. Okay, madali lang naman yan. So ito yun. Remy Audio. Okay, kakabit ko na muna yung harness. Okay, naikabit ko na lahat mga boss. Ito yung sa camera, sa GPS, sa SIM card antenna, harness, ayan. Ito yung sa USB. Tapos yung camera naikabit ko na rin mga boss. Tingnan natin. Yung camera dito nakalagay yan.
Ayan. Tapos nilinya ko yan dito. Siyempre, punta doon. Ayan, doon ko na nilusot. Tapos doon sa likod, ito naman yung sa likod. Camera. Tapos doon sa loob, dito, diyan ko na nilinya yon. Iniabay ko doon sa dating linya ng camera niya. Doon sa original. Dito nakaabay yan. Okay, tatap ko na lang dito yung reverse. Kukuha ko dito sa original. Ayan, ikabit ko na mga bus. Mga sakit. Yung ground na lang hindi pa. Tatap ko na lang yung doon sa tornilyo. Tapos yung reverse camera, yung reverse switch, ayan yung sa back. Dito ko na lang itinap doon sa reverse nung ano. Doon sa reverse nung dating camera niya. Nai-connect ako na lahat yan, pati yung sa GPS, sa wifi antenna, yan, sa radio antenna, yan. Tapos yung dalawang camera, front rear. Ayan, ito yun. Okay, so isasalpa ko na ito tapos te-testing naman. Yung Mitsubishi Adventure, kinabitan namin siya ng head unit, touchscreen mga boss. Ang brand niya ay Rimi Audio. Ayan, Android niya mga boss. 7 inches. Dual camera. At buko doon ay nagre-record. Okay? Dual camera siya. Pakita ko lang muna sa inyo yung camera niya. Ito yung sa front camera niya. Diyan ko na nilagay. Doon naman tayo sa likod. Ito naman yung sa likod. Ayan. Yung isang camera niya hindi ko na nilagay, hindi ko na tinanggal. Ito yung bago. Ito naman tayo sa unahan sa head unit. Okay, ito naman nandito na yung USB. Dalawang USB niya, itong isa ay para sa car DVR do sa dalawang camera. Dito na nagse-save yung mga nare-record niya. Yan. Tapos yung isa syempre sa music or sa movie. Tapos ito namang isa, ito yung lalagyan na ng SIM card. Ayan. Pinipindot lang yan. Tapos ito na yung head unit. Testingin naman natin. Susi. Ayan. Yan yung FM. Na ano ko na yan, na scan ko na yan. So yan na yung mga nakasave na. Tapos ito yung home. Ayan, yung pinakang ano niya. Mga shortcut niya. Ito yung pinakang ano niya, application. Madami yan. Ano-ano ang application niya? Siyempre, YouTube, Spotify, ano pa ba? Mirrorlink, ayan, Zlink ang pangalan niya. Play Store, Netflix, ano pa ba? Ayan, sa Bluetooth, sa phone. Ayan, Maps, Google Maps, Chrome, Bluetooth, Disney. Kailangan niya ng Wi-Fi. Ayan. Ito naman yung shortcut niya, yung pinakamabilis na para mahanap yung mga application na palaging ginagamit. Tapos ay, meron din siya nung ano, parang speedometer. Sa GPS siya nakasama. Pag umandar yung sasakyan, yan, gagana din yan. Kilometer reading. Tapos ay punta na tayo sa recorder. Check muna natin yung reverse. Ayan, magre-reverse muna ako. Ayan. Oras na mag-reverse tayo, automatic na yan. Kahit naka FM tayo. Ayan. Pag nag-reverse, ayan, lalabas na yung ano natin, camera sa likod. Tapos punta na tayo sa recorder. Lahat ng files nito mga boss, lahat ng files niya mga yan, ay dito nagsisave sa USB. Okay? Ngayon, tignan natin yung front. May selection din dito, may icon dito na pwede natin i-select yung likod or yung harap. Or, itap natin yung screen, pwede natin dual view siya. Front at rear, pwede siya magkasama. Sabay siya nagre-record mga boss. Ayan o. Nakita niya, nagbiblink yung red. Ayan, nagre-record yan parehas. Tapos,
meron din siyang icon dito na pwede natin picturean yung front o rear na camera. Pag may lumabas yun, ibig sabihin na-capture na natin yung picture. Ngayon, paano naman natin makikita yung files niyan? Ganito lang. Stop natin yung recording dito sa red button. Tapos may nalabas dyan. Format now or next time. Ang pipindutin lang natin dyan ay yung next time. Kapag ka tumigil na yung recording niya, tap natin yung screen. Tapos may makikita tayo dyang icon na setting. Kapag ka lumabas na yan, pupunta lang tayo doon sa replay. Yan sa pinakataas. Ito kasi yung pinaka-setting ng DVR eh. So kung titingnan lang naman natin yung yung files, ay doon sa replay na lang tayo. Meron dito ang selection na front, picture, at rear. So yung front at rear camera, tapos yung picture. So punta muna tayo sa front. Tapos ito na yung yung mga files na record. Yan. Okay, pwede natin yan. Pwede natin panoorin yan. Sunod-sunod naman yan. 3 minutes ng 3 minutes yan. Automatic yan. Mag-next. Pero, itong sinelect nating files, para sa front lang yan. Pwede rin tayo mag-next dito manual. Yan. Or, kung naiinip kayo, pwede tayo mag-selection dito sa mag-select dito sa folder. Ngayon, dito naman tayo sa rear. Yan. Tapos, select ulit tayo sa folder. Yan. Okay, dito naman sa mga picture. Pagka nag-select tayo dito sa picture, sa icon, si-select naman tayo dito sa mga kuha nating mga camera. Yan. Next lang tayo ng next dyan. Front, rear yan. Okay, ngayon, dito naman tayo sa rear. Pakita ko naman sa inyo kung paano palakihin ito. Dito tayo sa number 3. O number 2. Tingnan natin. Yan. Paano natin palalakihin yan? Punta lang tayo sa screen. Itap natin double tap. Yan. Ganyan palakihin ang screen yan. Okay. Tapos pwede natin i-pass forward yan dito. Okay. Tapos yan, kahit nanonood tayo, pag nag-reverse tayo, yan, babalik ulit yun. Okay, pag ibabalik natin sa yan, sa, ayan yung record kanina. Tapos merong, merong, dito, kung kailan na record. 20:24:05:29. Tapos may oras din siya. Ayan yung record natin kanina. Okay. Pagka ibabalik natin yung yung papaliitin natin yung screen, double tap lang ulit natin yan. Yan. Ganun lang. Pag palalakihin, pag paliliitin, double tap lang din. So, yun. Tapos ibabalik lang natin yan. Back tayo. Tapos, pindutin na lang natin yung red button para mag-record ulit siya. Yan. Pag nakita natin yung icon na yon na pula, so ibig sabihin nagre-record na yan. Okay. Tapos yan, pindutin na natin yung home. Yan. Ganun lang. Tapos yan, marami na yung pwede dito sa video. Ito yung mga demo lang siya. Yan. Hindi ko nalalagyan ng sounds para masaya. Mga demo lang yan. Back tayo. Tapos ito yung local music. May download na rin yan. Pero bagay may USB kayo extra, lagyan nyo na lang ito ng flash drive. Yan. Ito kasing isang ito para lang sa recording ito. Ganun lang. Ayan yung icon niya. Mga application. So, yun. Okay na ito. Tapos dito yung yung dome light, hindi ko na kinabit.
At yun ay sira na. Ito yun. Kaya nagputok yung fuse. Kaya sira na yan. So yun, ayos na ito. Okay na. Pag nag-reverse, automatic na yan. Okay. Ayos na ito. Mitsubishi Adventure. Installation ng head unit. Rimi audio. Dual camera. Recording. Okay.